Hai. I wanna talk for some a family actually. I wanna talk to a family that a big part of my husband life. Feeling ko ito eh about my observation lang. At the same thing, may pangit na nangyari. So, feeling ko, this family is yung tatay, is iyon yung unang nakilala ng asawa ko. And then, nung time na yun is teenager siya. Or, I think tapos na siya sa militar. Bumalik na siya sa Amerika and gusto niyang magkaroon ng something for him, for himself in the future. So gusto niya yung yung bahay, paupang bahay or real estate actually. So ang asawa ko is, dahil nga wala na siyang magulang, nag-iisa siyang lalaki, bunso pa siya, imagine niyo yung buhay niya na hindi siya pwedeng umiyak kasi lalaki siya eh. Tapos yung mga ate niya 5 o 10 taon ang tanda sa kanya. So wala siyang malapitan, hindi niya masabi yung nasa yung hirap niya sa kalooban. And then sabihin na nating may mga pinsan siya na kasing edad niya, pero kalimitang babae din. So, hindi iyon yung pwede niyang sabihan bilang isang lalaki. Kasi syempre, bilang isang lalaki, dapat ikaw yung sinasandala ng babae. Kahit anong edad pa ng babae. Diba? Ganun yun eh. So, nakilala niya tong isang matanda na medyo malaki yung pangalan sa lugar nila. And iyon ata yung naging mentor niya. Yun yung nagturo sa kanya ng maraming bagay tungkol sa pagkakarpintero, sa housing, lahat. Pero in the second thought, feeling ko sa kabila ng mga yon, syempre meron pa rin siyang hirap sa kalooban. Kasi mahirap eh. Parang ramdam ko yung mahili kasi ako once na nanood ako ng movie or nanonood ako ng TV, I always put myself to their shoes. So, ramdam ko yung hirap ng asawa ko emotionally. Physically, emotionally. May time na lagi niya akong sinasabihan na na-abuse daw siya. So, hindi naman siya sa pangit na klase ng abuse. Feeling ko, mentally na-abuse siya talaga. Kasi malaki siyang tao to the sense na nobody will think na nahihirapan siya sa kalooban niya, hirap siya. So isa sa mga question ko is kung anong buhay meron yung asawa ko sa lugar niya. And honestly, hindi ako nagkamali ng thoughts. Actually, hindi pa naman ako nagkakamali. Pero gusto ko lang din makita. And then, pagtagpi-tagpain ang istorya. So, eto na. Nung ako na yung nandoon, bago pa kami nandoon, in-offer na sa amin nung matandang yun, or nung pamilyan yun, yung sasakyan, which is minivan, which is sobrang thankful ako nung nakita ko yun, nung nandun na ako. Kasi ang ganda niya. And basta, maganda siya. Sa vlog ko makikita niya yun. Isa-isa ko siyang i-upload. And then, yung anak naman niya na naging BFF niya, pero mas matanda si ba, is doon kami, in-invite kami na doon kami mag-stay for 30 days. So, sabi ng asawa ko, doon tayo para makapatipid at the same time. Kumbaga, hindi kami pwedeng tumanggi kasi
ano yun eh, parang willing silang pahiramin kami ng mga bagay na yun, and then first time ko, and then feeling ko part sila ng family ni Bob, diba? So si oo naman ako, although there's a thought in my head kasi salbahay utak ko eh, pero sabi ko hindi, malalaman ko lahat pag nandoon na ako. So eto na nga. So nagstay kami kasi yung si BFF eh mag-isa lang naman sa bahay. So dalawa yung kwarto. Maliit lang naman yung bahay. Pero kailangan ako maging this is reality na. Hindi ako marunong, although may iba akong hindi babanggitin, hindi naman lahat ano, pero kung ano lang yung na-experience ko. So yung bahay, yung nakakatuwa sa Amerika eh, yung bahay, pag tinignan mo sa labas, halos lahat ng bahay, pag tinignan mo sa labas, ang ganda. Kasi open yung bakuran nila eh, wala silang bakod-bakod eh. Nakikita mong maganda, bagong pintura, bago yung bubong, di ba? Okay lang yung mga hagdan-hagdan sa labas or yung balcony, sakto lang. Pero pag tinignan mo, is parang ang ganda ng bahay. So, pero pag pumasok ka sa loob, is luma siya. Yung lugar ng asawa ko is kalimitan, puro kahoy ang bahay sa loob. Kasi sa Pilipinas, puro de cemento na eh, di ba? Squatter, pero cemento ang bahay. Doon sa kanila is kahoy. Kasi, ewan ko kung isno ba ang dahilan. Pero hindi naman, kahit naman sa Arizona or sa mainit na lugar, kahoy pa rin sila eh. Kahoy sila. So, eh, luma na yung bahay na yun. So, pag-apak mo, umiingit na siya. Nakakatuwa. Sakto lang yung bahay para sa isang tao. Dapat may isa siyang spare room just for the bisita siguro. Which is, doon naman lagi umuwi ang asawa ko. So, further do, inoccupied namin yung isang kwarto. Maayos naman, nadumating kami. Doblet pa yung blanket kasi nga winter season, sakto lang. So nung unang araw, chat chat kami, syempre kailangan ko kausapin yung may-ari ng bahay, kailangan kong makipagkwentuhan kasi kung tutuusin, kaedad ko lang siya eh. 47 siya, 43 ako, diba? Kumbaga, kaya lang, bago pa man din yun, pinagsabihan na ako ni Bob na, kasi nga matabilang dila ako, na be careful ako sa mga sasabihin ko o sa mga ikukwento ko. Eh, para sa akin naman, wala naman akong dapat masyadong itago. Kasi, makwento naman ako eh. Tsaka, kinukwento ko lang naman kung ano yung nangyari na. So, ba't may tatago, diba? Tsaka, wala namang pangit dun. So, curious sila sa kung ano. Curious siya sa kung ano, paano kami nagkakilala, kailan kami, ganyan-ganyan, gento-gento. So, kwento lang din ako ng kwento. So, then time then on, nung time din yun, malikot siya, magalaw siya, and then, sabi ng asawa ko, meron siyang diet na sinusunod. Sabi ko, hindi pa siya, hindi ba natin siya yayain kumain? Sabi niya, hindi, iba yung pagkain niya. So, dun nga, nakita ko na iba yung routine ng pagkain niya. May mga keto siya, keto diet siya, tapos marami siyang mga inkan-inkan na iniinom, yogurt, something like that. Pero nung una, syempre, niyaya ko siya. Kasi nga, andyan siya sa tabi namin. So, yun nga, sabi niya na iba nga yung pagkain niya, ganun. So, sa routine ng asawa ko, nandun yung hindi sila nag-aayaan ng kain. Kahit kumakain ka na, sa Pilipinas kasi, binabalak pa lang natin kumain. Kung sino man yung makita ng nating tao, madaanan nating tao, iyayaya natin na, tara, kape tayo, magkakape ako, ganun. Or tara,
Tinapay tayo, may tinapay sa mesa. Sila hindi, dire-diretso sila sa kusina, kukuha ng kailangan, uupo, kakain. Tapos yung isa dyan, nandiyan lang, hindi mo siya niyayaya, hindi nila niyayaya. Although, alam ko yung ganung sitwasyon. Kasi nga nanonood naman ako ng movie, diba? Tsaka, nare-research ko na rin sila. Noong paalam ko na yun, na ganun nga, iba yung nakasanayan nila. Pero sa akin, parang nakakailang. Kasi hindi ako ganun. Hindi ako ganun, diba? Yung parang, may dumaan nga lang, eh. Kahit wala ka sa labas, narakita, alam mo kung sino yung dumaan. Sasabihin mo, ay, tol, ano, magkapit tayo, ganyan-ganyan tayo, diba? Sa kanila, nasa harapan na mismo nila, ha? I mean, nasa iisa silang mesa, may inaasikasong papeles yung isa, siya rin magkakalkal sa computer, may hawak kaming pagkain, hindi namin niyayaya yung isa. Ganun sila. Ay, ako naman ilang. Hindi ganun, eh, diba? Tapos, itong si BFF, basta kumain siya, dahil nga puro kap-kap yun or balot-balot, pagkaubos may basurahan dun, tapon lang siya. Tapos yung mga platong ginamitan niya is tinitiwang lang, nakatiwang-wang lang sa lababo yung pinaka-countertop, nakatiwang-wang lang dun. So nung una dalawang araw, syempre hinuhugasan ko yun. And sabi naman ng asawa, hindi, kasi iniipon yan. Kasi sa gabi lang sila naghuhugas. Kasi yung washing machine nila, may washing machine for dishes, eh, sa mga plato. Is pag gabi lang yun, pinupuno yun. E ako naman, sabi ko, inagtututong yung naiwang pagkain sa plato, diba? Tayo, binababad natin sa tubig, eh, para hindi magtutong. So kung sila, nakatiwang-luwang lang. Tapos, alam mo yung nakasalansan lang dun sa countertop. Hindi siya yung nakaganon. Hindi, as in nakabuhagag ng ganun, nakakalat. Siyempre, bilang na nandun na kami, ang kalat tignan. So, one or two days, yung unang dalawang araw, edi nililinis ko yun, diba? Kasi makalat, eh, tsaka ginagamit namin yung kusina. So, kumakain din kami. So, eto na, nung ikalawang gabi, o ikatlong gabi ata, dinatulog kami. Dahil nga mga plastic yung ginamitan namin. Pagbaunan kasi kami kumain. Nagbaon kami palabas. Tapos pagbalik ko, nakakalat uli yung countertop. Maraming kalat. Plus yung nagugas ako ng baunan ko na binaon namin sa labas. Sabi ko, hindi naman ata dapat imashin yung Tupperware, yung mga baunan. Kasi, alam mo yung mga pang take away cup na baon ang ulam, take away, yun yung ginamit namin. Sabi ko, hindi naman kailangan to i-machine. Kasi ang machine, tatakbo ng halos isang oras. Diba, magsa-cycle yun. Sabi ko, eh, baka hindi naman dapat. Sabi ko, ganun. Ang ginawa ko, hinugasan ko siya by kamay. Tapos, pinatulog siya, may tuluan kasi to. Yung tuluan kasi, yung tuluan ng lababo niya, may tuluan ng mga plato doon. May nakalagay na brush doon. Yun yung kasi yung pang-is nila. Sa Amerika, maraming laging nagpa-brush. Binabrush nga lang nila yun. Parang sinisimsim lang yung natira sa plato. Tapos yung plato, ilalagay na sa machine. Ganon. So, dahil marami akong hinugasang baunan, yung brush, na may lalagyan yung brush, is inalis ko, nilagay ko sa kabilang sink. Kasi nga marami ako nilagay na baunan. Kasama nung mga plato at plastic na baso niya. Pinatulo ko, sabi ko. So, nung nagising ako nung umaga, hindi ko ina-expect na makikita ko agad. In 3 days, makikita ko agad yung ugali ni BFF. So, alam mo yung masaya akong natulog. Kasi feeling ko welcome ako, feeling ko okay ang lahat. So, nung magkakape na ako, nung kinabukasan, after kong magugas ng madami, pagpunta ko ng kusina, lahat nung hinugasan kong baunan, pati yung
baso niya naka kutsara, nakasabog doon sa countertop. Nakasabog siya. Tapos yung gamit niya is nakalagay din sa kabila naman. So anong ibig sabihin nun? So nagpanting yung tenga ko. As in, sabi ko, sinasabi ko na nga may ugali eh. Pero sabi ko, medyo matagal ah. 3 days, sabi ko, ganun bago nilabas ang ugali. So, imagine ninyo, naghugas na ako, nilinis ko na, kinabukasan, sabog siyang nakalagay doon. Kasi ano siya eh, sabihin na natin matikuloso or something. Tama ba na isabog mo yun? O pwedeng isalansan mo, alisin mo dun sa tuluan, tapos isalansan mo ng maayos sa tabi. Tama? Ganun dapat, diba? Pero hindi. Nakasabog siya. Alam mo, inalis niya dun sa tuluan, sinabog niya dun sa isang tabi. Tapos, yung brush na nilagay ko sa sink, remember may brush, inalis ako dahil sobrang dami nga. Binalik niya doon sa tuluan. So sabi ko, ay, may attitude. Sabi ko, ayos ah. At least nakita ko agad. So, yun. So, inayos ko yung nakakalat. Inayos ko yun ah. Inayos ko yung nakakalat. Binalik ko sa tama. Since then, hindi na ako nagugas. Imagine niyo, first one, yung 30 days kami nandun, no? The rest of 27 days, hindi na ako gumalaw sa kusina. Tapos, hindi ko na rin siya kinakausap ng matagal. Dinadaan-daanan ko na lang siya. Hi, hello, ganyan lang ako. Paalis kami, hindi ka pa pupunta dito. Anong gagawin na yun? Dun lang, padaan lang. Hindi na ako nag-i-stay ng matagal sa kusina. Dinadala na ako ng asawa ko sa kwarto ng kape. O kaya, asawa ko na yung nag-aasikaso ng kape. Dala-dala namin palabas. Asawa ko na yung nagluluto doon. Siya na rin yung nag-aasikaso. Tapos, pindadaan ako sa kusina. Makalat yung kusina. Nagbubulag-bulagan na ako. Anyway, bisita naman ako doon eh. Diba? Hindi ko naman trabaho na inisin ang kalat niya. Hindi ako katulong doon. So, yun. Kumilos ako para maging malinis ang lahat. Hindi niya na-appreciate yun. Baka akala niya nag-feeling gera kung may-ari ng bahay. So, umarte ko na bisita. So, wala na akong paki. Makalat siya, magulo. Siguro dahil lalaki siya, dahil single siya. Hindi ko alam. So, inayaan ko na lang. Nakipagplastika na ako ng bonggang-bongga. Tapos, sa CR, kasi isa lang yung CR, marami siyang arte, makalat siya. Actually, nadidiri ako eh. Kasi maraming tulo-tulo. Tapos, alam mo yung OC siya, hindi naman OC. Sabi ko nga, baka bakla eh. Pero parang hindi rin naman kasi may naging asawa, maraming naging syota. Sabi, baka maarte lang, pero wala namang lalaking maarte. Ang arte kasi nasa babae, yun yung arte, nakadikit sa babae. Kahit anong gawin, kung katwiran na maarte lang siya kasi mayaman siya. Kung mayaman siya, eh Diyos ko, parang haunted house yung bahay niya sa ingay ng kahoy. Yung mga pinto, lumang-luma na, sira na lahat ng lock. Walang lock yung mga pinto. Mas maingay yun sa hay pag naglakad ka. Tapos, kinakalabog niya lahat ng pinto. Maingay siya. Ang nakakatuwa at isipin, yung ingay kasi naging questionable sa akin. Ako kasi hindi ako natutulog actually. Madali akong magising. To the point na jet lag pa ako galing biyahe, diba? Halos 20 hours kaming nasa biyahe, kasama na yung stopover namin sa airport, tapos naglalakad kami ng malalaking airport to go to another flight. So jet lag pa yung katawan namin. So may routine kasi siya.
si BFF may routine. Gigising siya ng mga 4:30 ata kasi mag-gym siya. Pag gumising siya ng 4:30, eh ako nagigising ako na 3:30, minsan 3 o'clock. Pag gising na ako, hindi lang ako nag... Siyempre, hindi ako kumikilos. Siyempre, andun lang ako sa higaan. Eh, inopen naman niya sa amin yung internet. So, nag-internet lang ako. Madaling araw. Kung makakabalik akong tulong, babalik ako. Pero ako limitan, hindi ako nababalik. Kasi, inanamnam ko din paligid ng bahay. So, minsan sumisilip lang din ako sa mga sa bintana. Chika-chika. So, napansin ko, after nung insidente sa kusina, after nun, pinakiramdam ako na siya. So, 4:30, kasi alas 8 ng gabi, kahit anong mangyari, alas 8, papasok na siya ng kwarto. Malay ko kung tulog na siya, basta alas 8 sa kwarto na siya. Di na yung lalabas unless iihi siya. So, alas 8, pasok na siya ng kwarto. Maririnig ko yon. Para siyang may Alexa. Wake me up at 4:30 a.m. Mga ganun siya sa kwarto niya. So sabi ko, ay, bongga, may Alexa siya sa loob ng kwarto. Businessman siya. So mayaman sila. Kaya lang, hindi ko alam kung pa-humble siya na bulok yung bahay niya. Okay? Hindi ko alam. O sadyang kuripot. Alam mo yun. So, yun. So, 4:30, gigising siya kasi mag-gym siya. Before the gym, ay, oo, syempre lalabas siya ng kwarto. Palabas ng bahay. Hindi maingay ang paa niya sa sahig. Hindi siya maingay maglakad. Hindi siya maingay mag-CR. Pero, pagbalik niya galing sa gym, mga 6 o'clock yun, ayan na yung umpisa ng kalabong. Nung unang tatlong araw na wala pang nangyayari sa kusina, hindi siya maingay. Hindi siya maingay. Pero nung napansin niya siguro na iniiwasan ko siya, hindi na ako sumasabay sa asawa kong kumain, nandun na ako sa loob ng kwarto, hi, hello na lang ako sa kanya. Mga 6 o'clock, pagbalik niya mula sa gym, mag-umpisa na siyang magkalabog.